called to worship. Praise the Lord. With all my heart, I will thank the Lord in the assembly of His people. How wonderful are the things the Lord does. All who are delighted with them want to understand them. All He does is full of honor and majesty. His righteousness is eternal. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise Him, for He is the wealth and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters the under His wings, He so gently sustaineth. As Thou hast been, how Thy desires all have been granted in what He ordained. Praise to the Lord, oh, let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Let all amen sound from His people again. Kapatid, tayo pa ay dumako sa ating opening prayer. Aming Ama, marami pong salamat sa aming pagsambahay ngayong gabing ito. Hindi man po kami magkakasama physically, pero ang aming mga puso ay nagkaisa, Panginoon. Iisa ang laman ng aming mga puso. Ang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng galak, ng kapayapaan, at ng pag-ibig sa aming mga puso. Marami pong salamat sa gabing ito at ikaw po ang mahayag, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For our scripture reading, let us open our Bible to the book of Luke, Chapter 15, verse 1 to 3 and 11b to 19. Now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set forth for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.'" Beyond the sacred page.
po sa lahat right now. Tayo po ang naatasang magbigay ng mensahe sa araw na ito. Ito po ang first time kong mag-message sa Midweek. And first time ko din pong sa ganitong setup. Actually, gumawa po ako ng sulat, sinulat ko po lahat ng sasabihin ko sa recording nito at babasahin ko na lang sana. Sige po, start na po tayo. Let us pray. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Right now po, pinagpe-pray po namin ang bawat isa, Lord God. Pinagpe-pray ko po ang aking mensahe, Lord God. Kayo po ang magbigay nito. Kayo po ang manguna. Kayo po ang mag-bless sa amin, Lord God. Kayo po ang mangusap sa amin, Lord God. We open our hearts, Lord God, para sa inyo pong salita. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God, sa buhay ng bawat isa. I-guide niyo po kami sa aming tamang lugar, sa aming tamang dadaanan, Lord God, sa aming tamang pupuntahan, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, right now po, ang naka-assign po sa akin na verse is araw na ito is Luke 15, 1-3. Then, jajump po tayo sa 11b hanggang 32. So, ito po ang sinasabi ng Luke 15. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang mga talinghagang ito. So, tatalon po tayo sa 11. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanya ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na ang lahat sa diwasong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya ay pinapunta sa isang bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit sa mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong at niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapa. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay. Nawala ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang makita at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? Ano ang meron sa atin? Dumating na po ang inyong kapatid, dugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay.
kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya, ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya?" Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan." Magpalahat po tayo sa nabasa. So right now po, nasa na ba yan? Alam ko po na familiar po tayong lahat sa parable na ito about sa prodigal son. Ngayon po, gusto ko lang pong isa-isahin ang mga karakter sa parable na ito. Unahin po natin ang prodigal son. Kadalasan po, naiisip ko, ako po yung prodigal son. Siguro po, yung iba din po sa inyo, naiisip nyo din po na pumapasok din po sa ganun sa isip nyo. Ano po ba ang katangian ng prodigal son? Siya po, yung pagiging ano po niya, selfish, restless, sinful, and makasalanan, and mapusok. Kumbaga lahat ng masamang bagay na gawa na niya kasi bata siya, tas madami siyang pera nung una. Kumbaga lahat ng maisip natin na pwedeng gawin ng isang bata na mapusok na may pera, nagawa na niya. Mga lunya, gumastos sa mga babae, mag-inom, kumbaga lahat na ng vices posible nagawa na niya. Yun po yung karakter ng una natin. Ang second na karakter naman po is yung panganay. Yung panganay na anak. Ano po ba ang karakter niya? Actually, madalas din po ako rin yung panganay na anak. Literal po, ako po yung panganay na anak sa amin. Kadalasan po, di ba po, ang mga parables, matampuhin, masunod din siya, pero palasunbat. Selfish din po siya, and nagtatanim ng sama ng loob. Di ba po, no? Yun, nagtatanim siya ng sama ng loob kasi nagsilbi siya sa kanyang ama ng mahabang panahon, pero ni magsaya bigyan siya ng ano, di ba, hindi siya binigyan, pero nagtatampo siya dahil dumating yung anak niya na bunso na lumustay ng kanyang pera, nagsaya pa siya. And yung last po na character is yung ama. Kadalasan, siya po yung paborito ng karamihan sa atin kasi sa karakter po niya na pagiging maunawain, mapagbigay, mapagpatawad, mahabagagin. Some of us, nire-refer natin siya as na siya si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi si Jesus, buhay, nire-refer niya sa atin sa si Jesus sa buhay natin. Niwe-welcome niya kasi lahat ng anak niya sa kanyang bahay. Kaya tayong mga bunso, mga panganay na anak, ready na ba tayong bumalik sa bahay ng ating ama? Pero in God's term, ano po ba yung term ni God para makabalik tayo sa bahay niya? Ang only term lang naman po ni God na gusto niya para makabalik tayo sa kanyang pamamahay is to repent lahat ng kasalanan natin. I-admit natin na makasalanan tayo and i-accept natin si Jesus as our own personal Lord and Savior. Makakabalik tayo sa ama o sa bahay niya sa pamamagitan ni Jesus, hindi sa sarili natin mga gawain.
Kumbaga, hindi dahil gagawa tayo ng mabuti or gumagawa tayo ng mabuti dito sa mundo is makakabalik na tayo sa bahay ng ating Ama. Hindi. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ. And maging ano na natin siya, personal Lord and Savior. Kapag nagawa nating tanggapin si Jesus sa buhay natin, katulad ng Ama sa parable, sasalubungin tayo ni God ng patakbo na nakabukas ang kanyang kamay, sabay yakap sa atin at sasabihin sa atin, "Welcome back, my son." Siguro kung sa term natin, di ba sinasabi madalas natin kapag may bumalik na kaluluwa kay God, libong anghel yung magdidiwang. So siguro, ganun din siguro yun. Katulad ng ano, sa ginawa ng Ama doon sa parable. Actually, yun lang po yung message ko. Gusto ko lang i-impart sa atin na kailangan natin mag-repent, bumalik na sa ating Ama, at gusto ko din po na hindi lang ako, hindi lang tayo yung makabalik sa bahay natin, bahay ng Ama natin. Gusto ko po, sana makahikayat tayo ng mga ibang tao na makabalik sa bahay ng ating Ama. So, gusto ko pong magtapos sa mga hamon na ito. Handa na ba tayong tulungan ang mga kapatid natin sa labas na makabalik sa bahay ng ating Ama? Simulan na po natin manalangin para sa kanila, para sa matulungan natin sila makabalik sa ating Ama. Maraming salamat po, and God bless. For our offertory thoughts, that's what I consider true generosity. You give your all, and yet you always feel as if it cost you nothing. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this offering. May you continue to bless these giving hands and continue to pour blessings to their lives and families. Amen. Pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-ibig na nararanasan namin araw-araw. Maraming salamat sa mga biyaya mo sa amin, Panginoon, na hindi kailanman nakukulang. Maraming salamat sa plano mo sa bawat isa na napakabuti at napakainam. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng hope, ng love, ng joy, ng peace. Maraming salamat po. Ikaw po ay patuloy namin pupurihin at sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo at tinataas ang mga kasama po namin na may sakit, nakaranas po ng karamdaman sa mga panahong ito. Nawa po, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng kagalingan, kayo din po magbigay sa kanila ng kapayapaan. Pinapanalangin po namin si Duter Calderon Partosa, si Arlene Santos po, Linda Leongson, Eliseo de Borja, Ivan Bulak, Elma Mariano, Gloria Dolores,
Louis Francisco Anastasio Magracia, Perla Linda Cruz. At yun din po mga aming mga elders at mga bata na nakakaranas po ng karamdaman sa panahon ito. Pagalingin niyo nawa po sila, Panginoon. Bigyan niyo nawa po sila ng kapayapaan, di lamang po sa kanila, pati po para sa kanilang mga pamilya. Kapayapaan, Lord, na nanggagaling sa inyo. Kapayapaan na hindi po nanggagaling sa mundong ito, pati sa pong kapayapaan na may halong galak na alam po namin na ikaw po ang aming Panginoon, aming tagapagligtas, at aming manggagamot. Dinadalangin din po namin, Lord, ang mga taong naapektuhan pa rin po ng COVID-19. Kahit po iilan na lang sila, dinalapit pa rin po namin sila sa inyo. Pagalingin niyo po sila at palakasin niyo nawa po sila. Ang mga pasyente po, ang mga miyembro po namin, Panginoon, na nag-undergo ng dialysis, O God. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo silang palakasin. Patuloy niyo pong gabayan ang kanilang mga doktor para po sila'y matulungan sa kanilang karamdaman. Dinadalangin din po namin ang mga nakakaranas ng depresyon at ng mga anxiety, Panginoon, dahil sa nangyayari ngayon sa mundong ito, sa Pilipinas po, Panginoon. Dahil po sa mga economic problems, Lord, tinataas po namin sila sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng loob na makita na, Panginoon, na wala pong ibang kasagutan kundi ikaw lamang, Panginoon. Ama, samahan niyo po kaming inyong mga anak. Patuloy niyo po ipadama ang inyong pagmamahal. Dinadalangin po namin ito, Panginoon, sa pangalan ng aming amang mapagmahal, anak na si Jesucristo na Panginoon na tagapagligtas, at banal na Espiritu na aming gabay. Amen. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. Kami ay patuloy na lumalapit sa dakila mong pag-imig, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng masisipag na manggagawa sa amin. Dalangin namin ang buong Iglesyang Methodista, ang mga bishops, superintendents, mga pastors at deacons. Sila ay iyong pinili at inalagay upang kami akayin patungo sa iyo. Kaya, O Diyos, bless them and empower them sa kanilang paglilingkod, lalo't nalalapit na ang Church Conference at Annual Conference. Tunay na maging fruitful ang mga conferences na ito. Bigyan niyo po sila ng magagandang direksyon, na pagkumbabang puso para sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga manggagawang pastor at mga church leaders dito sa Taytay na magkaagapay sa pagbuo ng mga programa upang matupad po namin ang Great Commission. Patuloy po naming dinadalangin sila. Abutin niyo, Panginoon, ang kanilang spiritual, physical at emotional na pangangailangan. Sa iyo lamang kami aasa at uhugot ng kalakasan. Sa kalagayang pinansyal ng aming iglesia, tunay, Panginoon, na ikaw ang magpupuno at ikaw, Panginoon, ang Diyos na magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng aming iglesia. Tunay na hindi ka nakukulang, Panginoon, sa lahat ng bagay. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa mga buhay ng mga tao, yung taong iyong ginagamit. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Aming Amang mapagpala, patuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo. Inilalapit po namin sa inyo ang officers, teachers, faculty and staff ng ating paaralang TUMCSI. Salamat po sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Sila man po ay pumapasok sa opisina o nasa kanilang mga bahay. Kayo po ang magprotekta sa kanila sa anumang sakit o kapahamakan. Bigyan niyo rin po sila ng lakas sa araw-araw upang maisagawa nila ang kanilang mga tungkulin ng may galak at kasiglahan. Kayo rin po ang magbigay ng wisdom and knowledge na kanilang kailangan, Panginoon, para sa kanilang mga gampanin at sa kanilang pagtuturo. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo rin po silang bigyan ng kaalaman sa mga new teaching schemes and strategies
nakakailanganin po nila ngayong online classes. Gayun din po, patuloy niyong silang pagpalain at ang kanilang mga pamilya. Kayo po ang magbibigay ng kanilang mga pangangailangan dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po ang aming great provider. Inilalapit rin po namin ang parents and guardians ng mga mag-aaral sa ating paaralan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa bawat pamilyang ito. Bless them abundantly, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalakasan upang magabayan po nila ang kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Gayun din, pinapanalangin din po namin ang mga mag-aaral ng TUMCSI simula sa preschool hanggang sa senior high school students, Lord God. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan at talino na kanilang kailangan sa kanilang pag-aaral. Gayun din ang kanilang mga resources, God. Bless them, Father, with the resources na kakailanganin po nila sa kanilang mga gawain sa paaralan. At kung sila man po ay napapagod sa kanilang mga gawain, give them rest and renew their strength, Father. We pray na mapagtatagumpayan po nila ang school year na ito. We also pray, Lord, for the financial status of our school. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyong pagpapalain ang ating paaralan financially. At hindi po kayo mahuhuli, ngunit ibibigay niyo po ito sa takdang oras. We pray and we also claim, Lord, na pagpapalain niyo po ang school ng madaming enrollees next year at sa mga susunod pang taon, Panginoon. Patuloy niyo pong gawing pagpapala ang ating paaralan sa bawat taong bumubuo nito. Ito po ang sama-sama naming dalangin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray. Let's pray for our country, world, and our family. Let's pray. Lord, we thank you, Father God, for giving us opportunity na ipanalangin ang mga kababayan namin na nasa iba't ibang bansa, Panginoon, mga OFW, trabaho nila, Lord God. May pagpalain niyo po sila at ingatan niyo po sa araw-araw, Lord God. And I pray for the security, Lord, ng bawat tao sa iba't ibang mundo, Panginoon Diyos, na ating bansa, Panginoon, na dumadalangin sa kapayapaan, sa kalusugan, at sa pagmamahal, Panginoon Diyos. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, ang inyong grasya, pagsensya, Panginoon, na sumaamin lahat, Panginoon. I pray for our town, Lord God, sa bayan ng Taytay, sa Rizal, Lord God, sa mga barangay, Lord, ikaw po manguna sa amin, Panginoon Diyos. Panghawakan mo po yung mga kabuhayan ng mga nasasakupan namin, Panginoon Diyos. We pray also, Father, to our family, Lord God, na ingatan niyo po kami, Panginoon Diyos. Ilayin niyo po kami sa mga karamdaman or sa ibang kapahamakan, Panginoon Diyos. At Panginoon, inataas namin ang lahat ng ito, Panginoon Diyos. Ang panalangin namin ay magkaroon kami ng kapayapaan sa darating na eleksyon, Panginoon Diyos. Inataas namin ito na meron kami magkaroon kami ng pagmamahalan, pagkakaisa, at gabayan niyo po ang puso at isipin namin, Panginoon Diyos, sa pagpili ng mga iboboto namin, Panginoon, ngayon sa darating na eleksyon, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang aming pupuli pa sa salamat, Panginoon Jesus. Amen. Jesus, Lord and Savior,
myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne, my life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace, such love contains me to answer his call, follow his leading and give him my own. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne, my life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, wherever I am, doing its duty in his holy name, willing to suffer affliction or loss, deeming each trial a part of my cross. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne, my life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Living for Jesus, through earth's little while, my dearest treasure, the light of his smile, seeking the lost ones who died to redeem, bringing the weary to find rest in him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne, my life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Kapatid, tayo po ay manalangin. Laki ng Diyos, aming Ama, nagpupulit ng papasalamat po kami sa inyong biyaya ngayong buong araw na ito. Maraming maraming salamat po sapagkat inoonte po na kami ay makapagsama-sama para po sa aming pagsambahay. Today, O Diyos, na inaakay niyo po kami sa iba't ibang mga gawain upang lumago po kami sa aming pagkasama-sama para ng palataya at pagkakapatiran. Maraming pong salamat dahil kapahayagan din po ito na kami ay makadudulog sa inyo ano man po ang sitwasyon ng aming po mga buhay. Turuan niyo po kami na magpakumbaba at patuloy na hanapin ang inyong pong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami po ay nakakagawa ng pagkakamali, mga pagkukulang o kasalanan. Loobin niyo po na sa pamamagitan ng inyong pong buntong na anak, kami ay magkaroon po ng
tamang ugnayan sa inyo ng relasyon po sa inyo ang Diyos upang kami ay lumago sa wangis sa aming pong Panginoon sa Kristo. Panginoon, panalangin po namin na sa lahat po ng mga mensahe na aming pong narinig, tunay ang Diyos ay ito po ay matanim sa aming pong mga puso at magamit po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay at naibahagi po namin sa aming pong kapwa. Panginoon, panalangin din po namin sa inyo na ang bawat panalangin na nasambit ng aming pong mga puso para po sa aming iglesia, para po sa aming bayan, para po sa mga kapatiran namin na may karamdaman, at ganoon din po ang pasasalamat ay nakarating sa trono ng inyong biyaya. Panginoon, panalangin po namin na sa mga gawain ganito, ipaalala niyo po sa amin ang kahalagahan nito sa aming pong buhay, sa aming pong iglesia. At huwag po kaming mawaglit sa inyong mga salita at sa pagpapanalaminan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat pamilya na bahagi ng pagsambahay ngayon. Kayo po ang patuloy na magbuklod sa bawat pamilya. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat pamilya. Alam niyo rin po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat pamilya. Tutugunin niyo po ito ayon po sa inyong panahon at sa inyong biyaya, O Diyos. Panginoon, kung kami man po ay may mga panghihina, kung kami po ay may mga sunaranin o mga problema, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng karunungan sa lahat ng panahon. Panginoon, umaasa po kami at alam po namin na kami ay hindi mabibigo sa inyong dakilang pangalan. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po. At kayo, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, at ang paikipisan, patnubay ng banal na Espiritu, mula nang una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. 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 Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art.